grooming at in love ngayon ang singer na si Yen Constantino sa kanyang boyfriend. Kaya ito raw ang magpapatunay na hindi totoo ang issue tungkol sa kanyang sexualidad. Yan ang ating pupunsuhan sa Punto for Punto. A newfound romance, Yen Constantino. Buong tapang, buong puso, ang latest Punto for Punto. June 26, gumawa ng ingay sa social media ang Instagram post na ito ng kapamilya singer na si Yen Constantino kasama ang isang lalaki. Isang retratong agad namang naging viral topic sa social media. Isang controversial post na naging mitsa ng isang malaking katanungan. May kasintahan na nga ba si Yen? At nitong nakaraang linggo nga, hindi na naitago pa ng singer ang tunay na bugso ng kanyang damdamin. Sa isang panayam, buong puso niyang inamin na ang lalaki sa kanyang post na nakilalang si Victor Asuncion ay ang kanyang first ever boyfriend. Isang kumpirmasyong kumalat sa buong bayan. Sa newfound romance na ito ng singer, inusisa ng ilan kung aprobado nga ba ito ng kanyang mga magulang. Ayon kay Yen, naipakilala na raw niya si Victor sa kanyang pamilya. Ang tanging bilin lang daw nila sa singer ay pangalagaan ang kanyang sarili at pag-isipan ang bawat desisyon na kanilang gagawin. Sa ngayon ay todo inspirado raw si Yen sa kanyang buhay, dulot ng kanyang one true love. At umaasa ang young singer na sana'y si Victor na nga ang una at huling lalaki na kanyang mamahalin. Ang latest Punto for Punto. Eto, cute itong kwentong ito. Mm-mm. Sa pinakamahabang panahon, paglabas pa lamang ni Yen Constantino sa bahay ni Kuya, ang issue nang idinidikit sa kanya ay ang kanyang questionableng sexualidad. Yan ang binabato sa kanya talaga sa napakahabang panahon. Oo, palibasa walang nakikitang boyfriend niya, ibinabase sa kilos niya na parang ganyan siya, chillax na chillax. Nahusgahan siya ng gano'n. At ngayong nagkaroon siya ng boyfriend, ako man ang lumagay sa kanyang sapatos, ilalabas ko rin ang boyfriend ko. Oo naman. Diba? Bakit ba ganyan kung minsan sa showbiz, kung ang isang tao ay mapili, talagang wala ka naman makukuha pang boyfriend, masasabihin na, di ba, na iba na ang kasarian mo, hindi ba, ang bilis mapaghusga. Tapos pag marami ka naman nagiging boyfriend, di ba rin ang tao naman, di ba, naman, talipandas naman ang mga. Hindi, natutuwa tayo para kay Yen Constantino. At ako pa ulit-ulit ko sinasabi at hindi ko kasasawaan. Isa sa pinakamagandang musikang Pilipino na ipinanganak sa mundong ito, ang kanyang awitin, di ba? Iba talaga yung timbre ng boses. Niya. At iba yung hawak kamay. Niya. Yung hawak kamay. Favorite ko yun. Eh, di ba yung bahagi ako ng Pinoy Dream Academy at isa ako sa mga mentors na nung una-una pa yung grupong yan ng, sa pinakamagaling na grupo na na-discover. Pero nung una-una pa, alam mo na si Yen Constantino ay may star quality. At ang saka iba yung puso niya, nararamdaman mo sa bawat kanta niya. Saka direct, di ba nung record niya yung hawak kamay, yung Ronaro, sa loob pa yun ng bahay. Di ba? Kasabay niya si Ron Liang, ano? Si Ron Liang, si J.R. Shabok. Si J.R. Sayang, ano? Pero, ganun talaga eh, pag di ka nag-ingat, dalahin mo yan. And to think, ang number one dyan si Yeng, number two, okay, si JR, number three si Ronnie. Di ba, tingnan mo, sayang yung pagkakataon. Pero direct, di ba si JR, kaya lang naman nawala ng loob sa kanyang karera. Di ba, dati kasi may nag-aalaga sa kanya, todo-todo, ginawa pa nga actor yan eh, di ba? Pina-arte itong singer na ito, magaling din superhero, naman. Superhero, ginawa si superhero. Kaya lang bigla siyang nabitiwan sa ere. Dahil nagpalit ng flavor yung may hawak sa kanya. Kasi sa dyan ganyan ang buhay, hindi ba dapat yan? Kasi dapat, alam mo, lagi ko pinapayo sa mga kabataan ngayon. Alam nyo, dapat kung hindi kayo magpapakatino at siguraduhin ninyo na hindi kayo ang agrabyado sa huli. Di ba? Kailangan may backup. Oo, magpapakawais ka. Sagalin mo na ang pagkawais. Kung matalinong, matinik na wala ka na, di ba? Total din lang yung imahe mo, pinagpistahan na eh, di ba? Dapat medyo... Kaya ako, very careful. Ay! O, teka muna, ito na mga bigat, legal advice mula sa ating mga kaibigan. Narito naman ang special edition ng ating Intriga Serie. Kagabi sa Intriga Serie, binusisi ang isyong domestic violence na iniuugnay sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Kung may aktual na may nakakita ng pagbubugbog at isinumbong at nagtestigo siya na talagang binugbog, may personal knowledge siya, maaari pa rin makonvict yung lalaki. At sa pagpapatuloy ng derechahang tanungan at derechahang sagutan kasama ang Justice Council, Attorney Lorna Capunan mas pinalawig ang usapin tungkol sa mga babaeng binubugbog ng kanilang mga mister. May mga situations na hinahandle ko. Magre-reklamo yung babae, binubugbog. Mamaya, na-file mo na yung kaso. Meron ka ng malakas na ebidensya. Ang nangyayari, umaatras. Okay. Ang tawag doon, yung battered woman syndrome. Kasi yung kababaihan,
kuminsan natatakot or yung can't live with, in love na, I can't live with you but I can't live without you. So, rinirecognize ng Supreme Court natin na merong prinsipyo na ganyan yan, yung battered woman syndrome. So, sabi nga ni Attorney Ferdy, miski na yung babae hindi mismo magreklamo, eh binibigyan ng karapatan yung DSW, a neighbor, to file the case. No? Precisely because the Supreme Court realizes that if you are a battered woman, hindi ka pwedeng, natatakot ka to exercise your rights. No, yung sinabi mo na pinupost yung picture na... Halimbawa, yung kaso nung ano, ni Diana Meneses, nung una, ano, may mga nakakatakot siyang mga posts sa Twitter and Instagram na parang humingi ng tulong. Tapos nagpo-post tungkol sa rape, nagpo-post tungkol sa violence. So parang hindi mo ma-gets kung ano, tapos minsan may picture siya na parang may sugat siya. So yun yung una. Tapos biglang naayos, biglang parang binawi. Paano yun? O halimbawa muna, dun sa muna tayo dun sa nag-post lang. So ibig sabihin, pag nag-post, pwede nang kasuhan yung nire-refer niya halimbawa sa Instagram or sa Twitter. Halimbawa, ini-insinuate niya doon na siya ay battered wife at humihingi siya ng tulong or siya ay nalulugmok sa isang sitwasyon. Pwede na ba siyang ano, parang tulungan ng mga taong nakakabasa noon o nakakakita? Kasi miski wala pa tayong cybercrime law, no? I-relate ko lang yung bagong kaso yung kay Marjorie. Oh yes. Okay. Kasi involved rin niya ng social media. Yes. Iba naman yung situation ng kay Marjorie, Miss Marjorie Barreto, no? Because this was a situation where she was shown in a seductive pose. Yes. So anong ang tanong doon? Sino ang kakasuhan? Correct. Sino ang nag-post doon? Hindi natin alam eh. That's the problem with social media. There is no face to the enemy. There is no face to the perpetrator of the crime. So nakalagay sa cybercrime law eh lahat yan ay liable. So, ibig sabihin, lahat hindi lang yung nagpo. Kasi hindi natin alam. Yeah, lahat na nag-share, lahat na nag-download, lahat na nag-like, lahat na nag-comment, lahat yan. How do you implement that? Exactly. Ang sagot dyan, you can't. You cannot. You precisely cannot implement something like that. Not under our rules of procedure existing. Unless matrace kung sino nag-post. Correct. Ngayon, the good news. Okay. From the case of Marjorie, we were able to write. Hindi naman pwede nating i-generalize na lahat ng nagpo-post o lahat na concern or lahat na curious may malicious intention. So lahat ng nakuha, kasi may addresses. Correct. Sinulatan namin lahat yan. At to their credit, soon as they received our demand letters to remove from their sites, inaalis naman nila. 100%. Inaalis nila. Kasi ikaw inalis naman nanginig, nila. Nanginig. Nanginig sa inyo. Oo nga. Sabi na ko, hindi pa pwede kay attorney. Hindi pwede kay attorney. Kasi miski na maliit eh. Sabi nga nila, do not kill a mosquito with an atomic bomb. Pero yun ang ginagawa namin. Atomic bomb lagi. Para ano, narekta na. Correct. Sakot na lahat, agad-agad. Pero sa gitna ng mga tinatawag na cybercrimes na ito, may ginagawa raw ang gobyerno para matunto ng mga suspects sa krimeng ito. To avoid situations like this, let us not do it. Di ba? Huwag tayong mag-post. Huwag tayong kumuha. At sa kasong isinampa ni Marjorie Barreto laban sa nag-post sa kanyang sensitibong larawan sa internet, natukoy na raw ang suspect at kung saan ito nagmula. Abangan ang buong kasagutan ni Attorney Lorna Capunan tungkol dito, kasama pa rin ang kumpanyerong si Attorney Ferdy Topacio, na kapwa tinatawag na Lawyers to the Stars. Ito ay small minority lang naman ang cases namin itong mga sinasabi nilang high profile. Ano? Correct. At siguro ito lang ang nakikita. Ang pagpapatuloy ng derechahang tanungan at derechahang usapang ito kasama ang Justice Council. Muling abangan bukas dito lang sa Intriga Serie. Ang mga trending na chika at nakakalokang kwento sa showbiz isusunod na. Ito ang Latest. Susunod, controversial comedian, wala na nga bang katapusan ang kaangasan? Kanyang mga kasambahay, nagpaplano na nga bang layasan siya dulot ng kanyang di kagandahang pag-uugali? At dating karelasyon ni Chris Aquino na si Philip Salvador, may mahalagang mensahe para sa Queen of All Media. Ito ang una, bago at eksplosibong ang Latest Top Late.